relax sa mga nakasalag din eh. Ayan. Sabi ko na yung question mo, DC Enemy TV, diba? Gaano kalaki ba yung laman na duo mong effect? Sa Raon, magalang din yung mixer. Tignan mo yung top 5 video kay Pref sa Raon. Meron bang online na Raon? Yan. Sige, sige. Ingat, ingat. Eh, bakit sa gaming? Lampas na ng 100, hindi mo nakuha. Bakit kaya hindi mo nakuha? Nandito, nasa AdSense ka ba? DC Enemy TV, mag-reply ka. Nasa AdSense ka ba? Yung $100 na yun? CapCut is free sa PC. Wala yung auto. Pili na natin pag-aalala kung may auto. Subukan ko pag-aalala yung CapCut. May nakita akong post dito lang. Carla. Hindi ko alam kung bakit marami na nag-recommend sa akin ng mga ganito. Mayroon isang Canva expert. Hindi ko alam kung Canva expert. Masaya-masaya siya kasi daw ito siya. Kinari daw siya ng isang malaking business coach, content creator para mag-discuss sa mga members niya about Canva. Tapos nangyayari sa mga ganito. Tapos yun daw coach na yun na nag-hire sa kanya nag-earn ng $1 million in 40 minutes kung sa binibenta niya online. Basic ito na yun, kaya dumating yung time na nagbibenta ka ng course in 1 hour, kumita ka ng 100,000, parang ang kapapalakpain. Sana matin natin yung ano, status in the future, 5 years from now, sana, sana ko. Nasaan ka na, GC Anime TV? Yung bang sahod nasa AdSense pa rin hanggang ngayon? Ano yan? $450 per head? Ang alam ko yung mga online courses nila usually nag-worth thousands eh. Thousands yun. Kasi nakita, alam mo ba? Ay, pwede ko ba disclose to? Meron akong client na ano, ang laki sumunod sa ano, website. Website creation and management. Laki. Sa US kasi talaga, sanay siya na ng ganun. Yung knowledge binabayaran. Dito, gusto na, ang mga Pinoy kasi, bihirang-bihirang mag-invest sa knowledge. Mas gusto pa nila mag-invest sa mga easy money. Sa sublay. Pero yung knowledge ay nila mag-invest. Feeling nila lagi nila makukuha ng libre. And yun yung ano eh, sad truth about Filipinos. Ganun talaga eh. Sabi ko nga, when it comes to sharing yung kanilang ano nga eh, sharing blessings, mas marami pang share ng blessings sa mga nag-aawayan. Tignan mo sinabanat by na dami, ano nga, dami ng mga nagbibigay ng donate doon. Sinabanat by, yung mga nag-aawayan. Ganun talaga eh. Sad truth about Philippines. Parang inaandal na mas marami na bibili na pera, mas tama ito. Ganun yung ginagawa nila. Ginagamit nila yung pera as parang proof na mas marami itong alam, mas marami itong mas tama ito, tama yung opinion niya. Hindi naman ganun eh. Ganun talaga. Hindi natin pwede ito lahat eh. Nasa na si ano, DC Anime. Ate Bang, greeting shoutout sa iyo. Welcome. Ang ganda rin ng lights ko. Ano ito, lalagyan ko nga na gagawa nga akong affiliate link dito. Yung nasa likod ko is ang tawag dyan is Yulanzi. Yulanzi yung brand. Hindi ko alam yung tawag pala. Pero RGB yan, pwede kong patan yung kulay anytime. Itong lap na to binigyan sa akin ko ni Rich Tips Official. Ayan. So pag gusto ko blue naman yung nasa likod ko, dahil ako sa inay na yung ilaw pag nasa likod kasi nag-reflect lang para sa'yo sa likod mo. Meron din akong floodlight, hindi ko na ginagamit. Nakita ko naman kay Sir Alan De Leon. Ay, nandun pala sa maleta.
May floodlight din ako. Maganda rin yung floodlight, kaso masyadong maliit yung lugar ko para sa floodlight, hindi masyadong lang kayo kulay. Floodlight mas mura, wala kang 300, 200 lang. Kaso madali napupunda yung ibang kulay. May question pala si Edwina Alanzalon, nasa Facebook siya ngayon. Sa sweldo po natin, usually, ang isinesend po ng ads in sa bank ay dollar. Tapos yung banks na ba natin ang magko-convert into peso? If oo, saan po naka-base yun sa halaga ng dollar the day na nasend ang sweldo? Kasi di ba araw-araw nagbabago ang halaga ng dollar? Thanks for saying. Yeah, yung banko na nagko-convert, nakadepende yan sa kung magkano yung palita ng banko na yun the day na ma-receive nila yung. Kasi papasa nila sa bank, sa account mo. And meron din yung charge. Merong conversion charge, merong transaction charge. And yun nga yung masama din sa mga banko na iba. Hindi pinapakita yung charges. Sa transaction history. Like sa yun yung iba, hindi pinapakita. Nakakita mo na lang kung magkano yung pumasok. Okay, so nakadepende yan doon sa exchange rate during the time na nareceive na yung pera at pakasa sa account. Sa Australia, willing to pay din ang client for a high quality art. Buti pa din, no? Roland TV, greeting yung shoutout sa'yo. Welcome. Welcome. Sa Ellis, may manong greetings. Wala pa ako nagiging client na Australian nung nag-work from home ako. Ang Australian clients, ang mga naging naka-encounter ko sa Australia is during the time na nag-gano ako. Nag-credit consultant ako, fraud investigator ako ng Telstra. Mga sa social media. Kaya mag-iingat kayo. Paano po talaga sila mga sa social media? Kaya kilalanin niyo yung mga taong nagsasabi ko to. Basta, nagbibigay lang ako ng babala. Marami talaga sa YouTube, sa social media, ang nati-provide ng misinformation. Mag-iingat po tayo. Kasi, nakakasira ng buhay yung mga kasinungalingan niya. Alright? Five months ako bago sumahod kasi hindi ko alam kung paano. Ayan. So again, marami akong video. If you wanted to know kung paano i-compute yung US revenue tax, mo may video ko niyan. How to compute US revenue tax. Paano fill out ang tax form, how to fill out. Sobrang dami ko na kasi yung video. Pero yun nga, you will see changes on how I upload videos in the coming days. Thanks! Last mo review sa channel ko now, lahat tips binigay mo, ginawa ko na maraming views made doon. Well, congratulations naman, if that's the case, that's the video. Sana all!